Alright, shout out po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Ilang mga kababayan po natin na nawagan sa Facebook, sa Twitter na iligtas itong Masungi Georeserve. Mga kababayan po natin, ano, dahil sa plano nitong BuCor na mainit na pinag-uusapan, mga kababayan po natin, pati mga midstream media ay talagang sinadya na nila itong Masungi Georeserve para ipapakita sa ating mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na ang Masungi Georeserve ay hindi dapat patayuan ng anumang pasilidad bagkos ito ay i-preserve, i-conserve, mga kababayan po natin, conservation area na hindi dapat gagalawin. Dahil kung gagalawin o manoyaan, mga kababayan po natin, ay taliwa, ito ay taliwas sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na alagaan ang ating kapaligiran, magtanim ng maraming kahoy, at itong Masungi Georeserve ay inalagaan, tinaniman, ng bagay yung reforestation ay ginawa nung matagal ng panahon, tapos biglang sisirain lang ng BuCor sa pamumuno ni Katapang at ni Remulla, mga kababayan po natin. So yan po ay taliwas sa kagustuhan at advokasya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sinabi nga mismo ng taga Masungi na ito ay pinamumugaran ng mga biodiversity, pinamumugaran ng ilang mga species ng ibon at mga halaman, mga puno na talagang hindi na makikita sa ibang lugar kundi dito lang, mga kababayan po natin, eksklusibo sa Masungi Georeserve. So napakasayang at itong limestone. So kaya tuloy itong sabi ng ilang kababayan po natin, iba ka may mamimina sila, may makukuha sila diyan mas higit pa sa pundo na makukuha nila kapag magpapatayo sila ng panibagong BuCor o mano, mga kababayan natin. Bakit hindi na lang sila magpatayo doon sa area ng Bilibid, mga kababayan po natin, sa Muntinlupa? Kasi sa pagkakaalam po natin ay malawak pa yung lupain doon. So bakit hindi sila magpatayo ng kanilang BuCor headquarters doon? Bakit dito pa sa Masungi? Kaya pala isipan para sa ating mga kababayan, at hindi po natin may iwasan na mag-isip na mayroon po silang maitim na plano, hindi lang magpapatayo ng BuCor headquarters, kundi mayroon pa silang napakalaking agenda na alam po natin na pwede sila kumita. Posible yan, mga kababayan po natin. Hindi naman sinasabi na yan ang kanilang gustong gawin, pero kasama na yan, mga kababayan natin. Alam na natin yan, ano? Itutuloy nila, nako, i-trans counter to the priority programs of the government, lalo na yung pronouncement mismo ng ating presidente. Okay. Ang plano ay ganito. Ang BuCor headquarters ay ililipat na daw sa Tanay Rizal, kung saan may 270 hectares na property ng BuCor. Okay? So BuCor headquarters ililipat doon sa Tanay Rizal. Ano ito? Housing project, training facility, at saka aqua and agriculture farm ang i-develop ng BuCor sa kanilang property, 270 hectares within Tanay Rizal. Okay lang sana kung ordinaryong area ito. But this area, ano po, parte ito ng Masungi Conservation Project, Masungi Georeserve. For the past 20 years, itong Masungi Georeserve Foundation gumagawa ng mga napakagandang conservation efforts sa lugar na yan, at nakatanggap na po ng 10 global awards, the recent UN awards. Kasi itong efforts ng Masungi Georeserve Foundation sa pag-protect nitong area na ito na pag may-ari ng BuCor, ang laking tulong sa pag-address ng climate change. So, yun nga mga kababayan, no, tama itong si General Macanas. Anyway, sa hindi pa nakasubscribe
sa channel ni The General's Opinion, pa-subscribe na lang po sa ating mga viewers, sa ating mga supporter. Tama itong sinasabi niya, no? Ito ay taliwas sa advokasya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na labanan itong climate change kung ito ay sisirain, mga kababayan. Tandaan po natin, ang Masungi Georeserve ay nasa Upper Marikina. Sila yung watershed, sila yung sumasala, sila yung mga nag-absorb ng init, ha? Isa sa mga nag-absorb ng init dito sa Metro Manila. So pagpapatayuan mo ng building yan, ano pang mag-absorb? Sino maghihikop ng maraming tubig na dala ng malakas na ulan kung wala na yan, mga kababayan po natin? Isa yan sa pumipigil itong Masungi Georeserve, mga kababayan po natin. May madatnan pa kaya na ganito kaganda yung ating mga susunod pang henerasyon kung talagang yan ang kanilang plano, mga kababayan po natin. So alam ko mayroon silang gustong gawin dyan na talagang kakaiba. Hindi ito ang pagpapatayo nila ng BuCor Headquarters. Ito ay front lamang, mga kababayan po natin. Yan ang nakikita ko dyan. Parte ito ng Upper Marikina Watershed Area na isang ecosystem na nagbibigay lifeline ng ecosystem, nagbibigay buhay sa area. E gustong i-develop ng BuCor. Nako, ang daming umaalma. Mga environmentalist civil society groups, umaalma na sisirain lang ng BuCor ang more than 20 years na conservation effort ng gobyerno at ang Masungi Georeserve Foundation. Oh, di ba, mga kababayan po natin, imagine mo, more than 20 years na pinaghirapan, sisirain lang ng dalawang mukong na ito, mga kababayan po natin, mukong. Parang sila yung nagmamayari ng buong Pilipinas na gusto nilang gawin, ang kanilang gustong gawin. Wala umanong pwede magsabi sa kanila kung anong pwede nilang gawin, lalo na itong Secretary Remulla, dahil siya umano nakakaalam para sa ikabubuti ng BuCor at ng Department of Justice. Pak, ganun. Sasayangin lang yung glory, yung acclaim na natanggap ng Pilipinas kasi itong area na ito, one of the few na very successful conservation reforestation project ng gobyerno na nakakatulong sa climate change. Anong statement ng presidente about climate change? Sabi niya sa UN, nung nagpunta siya, "The greatest challenge of all time is climate change." Correct. Nako, isang pag-atake lang ng Mother Nature dahil sa pagbabago-bagong klima, ang daming maapektuhan. Kaya dapat itong area na ito, yung Masungi Geological Heritage, dapat hindi nagagalawin. Eh bakit diyan pa ang naisip ni Boying at Guyong na paglilipatan ng kanilang facility? It's true na may congestion ngayon itong Bilibid sa BuCor. But then, remember, maluwang pa ang area ng BuCor. Hindi pa na-develop lahat, hindi pa na-occupy lahat. Originally, ang land area ng Bilibid o BuCor is around 500 hectares. Mayroon lang nagamit na 104 para sa housing program ng DOJ. So may 300 hectares pa. Maluwang pa ang BuCor area sa Muntinlupa. Diba sabi ni DG Bantag, maluwang pa na area doon kaya kailangan nila ng kabayo para patrolyahan ang area kung sakaling man. Marami pang undeveloped area within BuCor, dyan sa Muntinlupa. Eh bakit mo pa ililipat doon sa geological heritage site na ang claim ng karamihan, lalo na itong Masungi Foundation, masisira yung conservation efforts. Kaya maraming umaalma. Anyway, plano pa naman lang ito, hindi pa final according to Boying. Kaya ito na, dapat mag-ingay ang sambayanan kasi
pag wala tayong gagawing hakbang dito, nako, ang kinabukasan ng future generations natin, delikado kasi kakaunti na lang po ang ating forest cover sa bansa. Latest na research ko is ano, ang remaining virgin forest is only 3%. What does that mean? Kung may example, 100,000 hectares, 3% na land area, na basta yung land area ng Pilipinas, 3% na lang ang may forest cover. Napakaliit na yan. At yung Masungi Geological Heritage Site, kung nasaan, nandun na yung very successful na protection, conservation, reforestation site, eh dapat pangalagaan na natin yun. Kasi kinabukasan, future generations ang nakataya. Na ito. So, yun nga mga kababayan, ano, at yes, napakatama itong si, ano, no, tumpak itong mga binitawang salita, no, opinion ni the general's opinion, mga kababayan po natin, aka General Macanas, na kunti na lang yung virgin forest po natin. So, kung titirahin pa ito, ano, kakanain pa ito ni Boying at saka ni Katapang, kung ano man ang kanilang maitim na balak dyan, mga kababayan po natin. So, napakasayang. Pinaghirapan ng GeoReserve Foundation Incorporated, pinaghirapan ng ilang mga volunteers, pinaghirapan ng DNR para pagandahin, maibalik yung kagandahan ng lugar na yan after nga talagang talamak yung illegal logging dyan, mga kababayan po natin. So, ngayon, ay sila na lang ang sisira na gano'n na lang kadali. Tama yung sinasabi din ni General Macanas na dapat mag-ingay tayo, ha. Mag-ingay po tayo, dapat i-share po natin ang video na ito para makakuha ng attention doon sa mga agency po natin. Siyempre kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ito naman kasi ang kanyang advokasya, di ba? Para mapigilan o hindi man mapigilan, i-minimize itong masamang apekto ng climate change, mga kababayan po natin. So yan po yung ating update. Maraming salamat. At tuloy-tuloy po tayo mag-update kaugnay po dito sa Masungi GeoReserve, mga kababayan po natin, para naman maging aware po ang lahat kaugnay po sa nangyayari dyan sa Masungi GeoReserve Conservation Area sa ating bansa, mga kababayan natin. Salamat. Paalam.